mahiwaga nga bakit Papa Carlo? May nagtanong ah, may alamat daw ba ng submarino? Meron, madami niyan. Mga hindi nakakaalam. Maraming ganyan, mga submarino, mga naninisid. Ang barko ay inimbento para lumutang sa ibabaw ng tubig. Pero merong naimbento na sadyang lumulubog at doon lumulutang. Aandar sa ilalim ng tubig. Tama. Yan ang submarino. Submarine. Yan ang submarine. Background lang tayo. Ang mga barko o ship. Yan ang isa sa pinakamatagal ng transportasyon. Nauna pa yan sa tren. Yan ang ginagamit ng mga voyagers. Yan ang ginamit ni Christopher Columbus. Yan ang ginamit ni Magellan para malibot ang buong mundo. Yan ang ginamit ni Christopher Columbus para mapatunayan na bilog ang mundo. Pinatunayan niya sa kanyang paglalakbay na kung saan siya umalis, doon siya babalik. Patunay na bilog ang mundo. Ngayon, bakit may nag-imbento ng barko na sadyang lulubog? Yan ang alamat ng Papa Jeppoy. Ay boat. Boat? Ang pinakaunang tawag nila sa submarine ay boat din. Boat din ang tawag? Oo. At itong submarine na ito ay gawa sa ballast. Alam nyo ba na ang unang nagawang barko ay submarine? Submarine. Ano nauna? Submarine o barko? Ha? Anong nauna? Submarine o barko? Submarine. Submarine. Kasi ang unang barkong ginawa, lumubog. Palpak pa yung ginawa nila kasi mabigat. Mabigat. Dapat ballast pala. Ballast. To be able to float and to sink. Yun daw yung purpose na. So ang submarine, pwedeng lumutang, pwede rin lumubog. Pwedeng lumubog. Pwede rin siya maging barko pala. Oo. Kaya pala siya na-invento yan. Ang unang gumamit niyan mga sundalo. Kasi mas malupit tong submarino, ang purpose niyan para makatago sa ilalim ng tubig. Okay. Para sa ano? Military? Para sa military. Hindi siya transportation? Hindi siya transportation. Para yan sa mga... military? Sa mga military. Pang-depensa? Pang-depensa. 1500s, Papa Jeppoy, meron na nagsulat niyan pero hindi pa niya ginawa. Sinulat pa lang niya yung plano na yan. Dinisign niya yan. 1500s. Itong si English mathematician William Bourne. At isiniwalat ni itong si John Napier ang sekreto ng invention. Paano nga ba lumulubog yan at nananatiling nakalubog? Nakalubog? Oo. Habang nasa ilalim ng tubig, umaandar. Ano yan? Samantalang yung barko, pag lumubog, wala na. Mm-hmm. Nga pala, explanation dyan ng science, bakit lumulutang ang barko? Mm-hmm. Laging tinatanong yan, di ba? Elementary question, pero mahirap i-explain. Mm-hmm. Merong explanation yung science dyan. Mm-hmm. Bakit lumulutang yung barko? Mm-hmm. Yun din ang naging disenyo, bakit sadyang lumulubog yung submarine at nananatiling nakalubog. Mm-hmm. May explanation dyan. Ang ginagawa nila noong unang panahon, hindi pa sila masyadong moderno. Mm. Naglalagay sila ng mga mabibigat na pabigat bagay. Mm. Ngayon, pag masyado ng lubog na lubog, kasi ang pinaka... Ito pala, no, Papa Jeppoy, world record, nasa mga 3,000 feet ang kaya nitong ilubog nitong submarine. Hindi na madedetect ng mga kalaban. Hindi na madedetect ng mga kalaban niyan. Aso kasi pag sobrang malalim na malalim ka na, medyo nabibingi ka na. Yung pressure doon, baka pumutok yung eardrums mo. Yun din ang explanation bakit nananatiling nakalutang ang barko. Yung pressure ng tubig pataas, ang tawag doon ay buoyancy.
Buoyancy. So naglalagay sila ng mga pabigat, Papa Jepoy. Kung halimbawa ayaw na nilang malalim na malalim, binabawasan nila, nilalaglag nila yung... Lulutang sila unti. Mga metal or stones, nilalaglag nila, nilalaglag. Nilalaglag. Kaso, pag ginawa nila yun ng ginawa... Sino naglalaglag na? Sino naglalaglag? Ha? Sino naglalaglag? Yung mga sundalo din. Pag nilalaglag ng nilalaglag nila, syempre kasi papasok na papasok yung tubig. Tubig. Oo. So, kailangan mabilis nila. Ibig sabihin, nasa ilalim sila, di ba? Oo. Tapos may mga pabigat. May mga pabigat. Tapos, binibitawan nila, pero... Binuksan nila yung pinto. Binuksan nila yung pinto. Papasok yung tubig. Kaya nga kumusap dito, ha? Nakakapi kong to, hindi ko maintindihan eh, ha? Tapos, yung kapitan nila, nung lumubog yung submarine, nauntog. Nauntog yung kapitan nila eh. Ano untog? Mm. Ano nangyari? Umangat. Umangat? Mm. Nung lumubog yung submarine siya, umangat. Umangat siya? Naka-life jacket eh. Sabi ng mga tao, ba't naka-life jacket ka, lulubog tayo? Lumutang siya, agano siya sa kisang. Pwede ba na mag-iossi sa ilalim, dito sa submarine? Pwede ba? Pwede na mag-iossi. Bawal. 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 Kasi ano yan eh. Mababasa. Hindi ka makakasindi doon. Hindi makasindi. Pero bawal daw. Bawal daw talaga mag, ano, mag-iossi doon. Kasi yung usok, doon lang magsa-circulate, hindi makalabas. Ah, ngayon, delikado. Yung mga nandun sa loob, mamamatay. Kasi masusuffocate sila. Dahil cigarette smoking is dangerous to your health. Government warning. Pwede ba daw may wifi doon sa submarine? Wala. Walang wifi doon. Walang wifi doon. Kasi under the sea. Ano daw? Low data rates. Ah, wala. Oh, low data hindi rates. Kaya kahit hindi ano, kaya. Gaang 15. Gaang 15. All text 20. Wala. Wala. Hindi makapasok yung mga signal doon kahit anong network gagamitin ninyo. Buti sana kung sa ilalim ng dagat ay may mga networks doon, may mga tower. May tower. Wala, walang tower doon sa ilalim ng tubig. May tower doon, ginawa si SpongeBob. So, ang submarine, lulubog, lulutang. Di ba? Kaya niyang lumutang, kaya niyang lumubog. At sinabi ko kanina, ang nagpapalutang sa barko, explanation ng science, ay yung buoyancy. Or yung pressure ng tubig pataas. Nakita niyo yung tabo sa timba? Nakalutang yung tabo. Tapos pinipilit yung tulak, 'di ba? Medyo matigas, may pressure, bumabalik. 'Yun yung buoyancy. Kaya nananatiling nakalutang yung tabo o lakihan niyo yung barko sa dagat. Ngayon yung submarine, ganun din. 'Di ba? Ganun ang disenyo niyan. Yung modern. Diba sabi mo noong bato? Ngayon, kinokontrol nila yung pagpasok ng tubig. Oh. Nagsasadya silang maglagay ng tubig para may tangki sila sa ilalim. Naglalagay sila ng tubig. Sadya nilang nagkakarga ng tubig para lumubog. Oh. Ngayon, kung gusto nilang lumutang, babawas lang. Oh. Oh. Dati kasi palpak yung ginagawa nila, mga bato yung nilalagay nila, mga bakal. Ngayon, bubuksan pa nila yung pinto. Papasok yung tubig. may nagtatanong dito. Papa Carlo, Papa Jepoy, yung submarine ba, nakaka-survive ba pag nag-tsunami? Sa ilalim? Sa ilalim. Oh, anong sagot? Well, nakaka-survive sila. Nakaka-survive? Wala namang magagawa yung... Alon. Alon doon. Kasi nasa ilalim na sila. Nasa ibabaw yung alon. Oo, nasa ilalim. Oh, ibabaw yung... Yung mga nandun sa lupa. Oo. Sila yung madadagdagan na nandun. Pero nasa ilalim. Wala hindi. Problema. It doesn't affect. Paano sila mag-refuel daw? Magpapagas? Oo. Wala bang gasolinaan sa ilalim? Ha? Wala. Meron na. Meron ba? V-Power? Hindi. Sea oil. Sea oil. Sea oil. Ano daw ang kulay ng submarine? Yellow submarine. Kanta lang ano yan ah. Ayan talaga yung pinagsimulan nung mathematician na si ano. Doon niya pinatent yan, Papa Jepoy. Doon niya kasi isang araw, Papa Jepoy, may family gatherings. Kulay yellow talaga. Kulay yellow. Ganito yan. Dito niya nakuha. Nakalimutan ko palang ikwento eh. Ang kauna-una sa submarine, dilaw? Dilaw yan.
May kwento dyan. Ito ano? Na nga, sinulat ni William Bourne. Ito kasi si William Bourne, meron silang family gatherings. Ngayon, doon sila sa backyard. Sa likod, may swimming pool. Ngayon, yung mga pamangkin nila, iniiwan muna nila. Sige, dyan muna kayo ha. Kasi nagla-lunch sila eh, nagla-lunch. Busog na busog. So, nagpapababa ng tama yung mga bata. Nandun sa swimming pool. Talon ng talon. Ngayon, iniwan ni William Bourne. O, dyan muna kayo ha. Huwag kayong masyadong malikot dyan sa ano, swimming pool. Ngayon, sino iniwan? Yung mga bata? Yung mga bata. Busog na busog yung naglalaro. Ngayon, nagtaka siya. Yung mga bata, behave lang nandun sa gilid. Namumula yung mukha. Tapos tininang niya, uy, bakit kayo, ano, ba't kayo namumula yung mga mukha ninyo? Mga bata? Hindi nagsalita yung kakatapos mga bata. Kakatapos lang kumain. Nag-swimming. Tapos? Nandun sa gilid, nakaganun, no? Nakaupo lang. Hindi tapos niya lumalaman. Nakita niya, lumutang yung mga shorts. May submarine? May lumutang ng yelo. In the town where I was born, lived a man. Sabi niya, ala, may lumulutang. Kulay yelo. Galing sa ilalim. Ang mahiwagang alamat ni Papa Carlo. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever.